Malam mo, G-Light? Ikaw? Bob. James, Bob. Ay, hindi. Albert pala, Albert. Baka James, man, wag up. Masyadong maano yung ano mo, yung kakara mo, masyadong mataas. Oo, parang naang, at saka yung boses niya mahina kasi parang nang-aakit. Parang tinatayuan ako ng balahibo, kakaloka. Ma'am, palakas-lakas ang boses. Hindi namin marinig. Hindi ko nakikita yung kagandahan mo. Ah, gano'n. Hmm. Dapat mas maganda yung buhay. Ayan nga, hindi mo ba yan sinet kaninang ano, sinabi ni madam sa'yo? Dapat nag- set ka na kanina. nagsulat ka na lang ng script mo. So, anong plano? Ano pala mo ulit? Pasensya po, kinakabahan ka. Ajeray po. Ikaw, Sanka? Albert? Mindanao. Bad. James Bad. James Bad. Hindi, Albert ka. Oo nga, Albert nga po. So, tagasan ka? Tagasan ka. Mindanao nga po. Ikaw. Mindanao. So, ang sinasabi ko sa'yo, hindi namin nakikita yung buong kagandahan mo. Masyadong mataas. Parang ikaw si Wonder Woman dito sa ano ko eh. Screenshot ko lang para makita ka ng buong. Ayan po, nakikita na po. Nakikita na ba? Nakikita naman po, nakikita. Opo. Sige, ang importante mo yung nakikita. Ah, ganun po ba? So, okay. Ito, wala po. Wala na po. Ikaw po. Kanina pa. Taga-asan ka nga? Taga-Cagayan. Bisaya. Hindi. Cagayan Valley dun sa dulo. Pag dulo ng daan na pag lumagpas ka pa ng ano, lubog ka na sa dagat. Ganun. Lubog ka na Ilocano sa dagat. Ilocano? Oh, Ilocano ako. Ah, dami akong friend dyan eh. Friend, Ilocano din. Mangantay mo. Hindi ko alam mo ito. So, ano alam mo yung Ilocano sa'yo ng mga kaibigan? Adilay? Anong Ilocano mode na ano, alam mo na tinuro ng mga kaibigan mo? Mamintas? Yun ata. At saka bagpit. Bagpit? Ang dami-daming, yun pa ang tinuro sa'yo? Pagkit. Buti hindi tinuro sa iyo ano, ang iyo, mga ganong words. Ang kukinam, ano? Tapos maluoy ka. Oh? Alam mo ba yung DJ? Tunay. Parehas lang pala sa ano yun, no? Sa Bisaya yun, no? Kaya nga eh. Hindi, tunay talaga silang kaibigan kasi yun ang tinuro kay girl. Oh. Alam ba? Yan lang po ang alam ko eh. Pag magsabi ako mamaya na marami. Ilang taong ka na? Mag-35 po sa August. Mag-35? Oo. Nasa ano ka po? Na? Nasa quarter life ka na? Sa kalagitnaan na po ng katandaan. Mag-35 ka lang ako sa 2024. 35. Parang yun. Parang 2024. Ang bata mo pa? Mag-35 pa lang ako sa 2024. 2024. Allah. So it means 32? Ah, 33? Running 33. Running 33. Bata mo pa? Napagpagita yan. Hindi, hindi na ako, hindi na ako bata, no? Hindi na ako baby na ginagano, no, ng nanay ko. Yung bata, yung mga ganun. Ako hindi na ako bata, alam ko na yung tama at mali. Ah, oo nga po. No? Ilan na po so, asawa, no? Ah, SP anak pala. Ha? Ilan po ang asawa nyo? Anak pala? May dalawang panganay. Hindi pa, pero mayroon na akong dalawang panganay. Sa dalawang ano din? Dalawang panganay nga eh. Dalawang naging girlfriend ko dati. Kasi gusto naman, gusto nila. Ang tindi mo. Hindi naman. Ang tindi mo. Ano lang yun, yung breeding ba? Spread breeding. Grabe. Yung mga ganon. Si ano nga, si yung mga iba nga. Lagpas sampu, lagpas ano yung mga panganay, di ba?
Adi, ibig sabihin, okay, mahina po kayo. Ganon. Mahina pa pala yan. Sakto lang, sakto lang. Sa papuntang level, naka-step naman ng isa. Ah, step na pa tatlo na. Gusto mo, stepan natin sa tatlo eh. Gusto mo ba? Ha? Salamat na lang po. Baka magpangat. Yeah, gino-joke lang naman kita. I know, alam ko po yan. Saan pa ikaw nag-work? Saan pa ikaw nag-work? Ako nga, sa ngayon, wala akong trabaho ngayon. Nag-start ako sa business group. Alam mo yung business group? Tagalogin mo na lang. Business group, yung na group na business, negosyo. Kaya magmamanman muna ako ng mga sa paligid ko kung ano yung mga pwede kataan ng mga tao. Alam muna ako ngayon. Mga gulay. Gulay? Tinda ka lang gulay. Wala kasi akong pagtaniman dito. Kung daladala ko lang yung lupa namin dito sa ipinagta, pwede sana ha. Magtanim ako ng ano dito, na gin, emperador. Kasi yun ang mga mapenta dito eh. Wow, tindi. Ganda ng mga bunga, no? Okay, tatanim to. Mga tabako, mga ganun. Mga weeds. Palahubog pala. Palahubog. Palahubog. Lasinggero. Lasinggero? Hindi naman. Hindi nga ako nagiinom masyado eh. Nagiinom lang ako pag ano, pag may mga passion, mga birthday, may ayayaan sa ano, mga ganun. Ayayaan sa bukuga. Puputan. Na ganun. Bait. Man. So ikaw, anong plano mo sa ano? May plano ka pa pang mag-asawa? O ano? Kung meron, edi, sige na. Pwede na rin. Kung meron. Ako merong makadapa na ano, may mabulag, ganun ba? Bulag, gusto mo bulag. Punta ka sa mga eskinita, may mga nakaano nang ano doon. Kung gusto mo ng bulag. Eh, nagkagusto wala ko sa mga eskinita, may mga ano, may lata, mga ganyan, mga bulag. Parang lata. Mga may lata, yun ang mga bulag eh, yung nakatabi lang sa ano, sa eskinita. Nandilimos. So anong gusto mo sa ano sa mapagpangasawa mo kung mag-aasawa ka pa? Mapagmahal, yun lang. Okay na yun. Mapagmahal lang. Parang napaisip ka ata naman. Bagay kahit kailan hindi mali ang magmahal. So maganda yung ano, maganda yung plano. Sana mahanap mo yung Bakit ikaw? May plano ka pang pangatlo. Nasa, ano tawag mo? Level? Ano yun? Kung baga sa agdan yan, ano, sa, nasa second, nasa ano pa lang ako. Second pa lang ako eh. So, medyo bata pa naman ako, mga dadagdagan pa na kahit mga tatlo pa, okay lang sa, o kahit sampo. Ba? Sampuin mo na ah. Sampuin para wagas na. Okay. Ma'am, bitawan po konti yung mic, ma'am. Isabit na lang po ninyo kasi masakit sa tainga yung hangin. Puro yung mga buga ng ilong mo yung naririnig namin. Yung binabibingi na kami dito. Hindi, joke lang yan. Baka mama, mainis ka sa akin. Hindi ah, sanay naman ako sa Joe. So, okay. Bakit wala ka pang trabaho ngayon? Oras na. Mag-depend na. Hindi natin pag-uusapan yung trabaho, ang pag-uusapan natin ngayon kasi nakakapagod yung trabaho eh. Dapat pinag-uusapan, income, hindi dapat trabaho. Kasi pag trabaho, mapapagod ka lang eh. Dapat income, gano'n. Puro paano income lang. Magka-income kung walang trabaho? Ano yun? Hindi gumawa ka ng income kasi ate talaga. Ito, ate, ito. Hindi lang yung, alam mo ate, hindi lang yung nagtatrabaho ang nagkaka-income. Meron din siya. Bakit ang tuhod ko, naka-ate ko, wagas?
35 ka na, di ba? Ay, oo nga pala. Wow. Oh. Lumagpas na ng, maglagpas na ng dalawa, ate ka agad. Hindi pwede, name na muna. Ano? Anong gusto mo bang itawag ko sa'yo? Babe, ganun, babe, honey, ganun. Baby. Yeah. Luma na yung mga ganyan. Baby. Baby, grabe ka naman. Baby. Baby. Hindi naman na yun na baby eh. Jelly, jelly na lang na, jelly. So, jelly po, ha? Jelly po. Jelly. So, kung mahanap mo yung ano, yung mapagmahal na lalaki na yun, ano yung mga gusto mong bagay na ginagawa at ginagawa nyo? O na gusto nyo puntahan? Ito yung boy abuela to ah. Hindi na malapit na ako, malubang na yung ano yung kalupaan ko dito eh. Yung karihan. Ito oh, may nakikita. Pwede ka na magsalamin eh. Kaya nga po, dito basta palapad na nga yun, yayaman na talaga daw yan, sabi nila. Oh, sana magdilang angel ka para kung ano, kung sakaling magdilang angel ka, magiging billionaire ako. Malam, bibigyan kita ng house and lot o ano. Hindi ko na pinapangarap yung house and lot. Lamborghini, mga Ferrari kung gusto. Materialistic. Dali na lang inibigay kung hindi lang angel ka, okay? Salamat sa'yo. So kung nahanap mo na yung ano nga, yung magmamahal na yun sa'yo, anong gusto mong, ano yung mga bonding nyo o moment together na gustong-gusto mong gawin ng magmamahal sa'yo? Hindi ko talaga alam yung sagot na ganyan ba? Pwede next question. So hindi ka pa handa? Hindi ka pa nga handa magmahal ulit? Buya bundat. Buya bundat. So kung wala kang kung ayaw mong tanong, sige, pababayaan mo na kitang magtanong ngayon. Sige, magtanong ka sa akin. Gusto mong itanong? Kasal po ba ikaw? Hindi. Ayaw kong magpakasal muna kasi ano eh, istorbo lang yan sa buhay, sa kagastos. American style ka rin eh. Hindi naman ganun. Kasi hindi na uso ang kasalan ngayon. Ang uso ngayon, hiwalayan. Kaya huwag mo na magmahal ng todo kung sa ano, sa hindi ka siguraduhan. Oo nga, wala nang forever nga sabi nila. Oo, destiny meron daw. Ito ba yun? O, huwag na kayo magpakasal, magsama na lang muna kayo kung gusto nyong isa't isa. Di hanggang magtagal kayo, pero kapag ayaw nyo na, split na kayo. Huwag na, ano, wala nang annulment, wala nang, kakagasto ka pa. Plano, puro na lang, ano, walang plano sa kasal, puro na lang level 1, level 2, ganun. Hindi, gusto mong makasama yung, ano, gusto mong makasama yung tao, gusto ko niyang makasama, o, masaya, di ba? Gaya ko, kahihiwalay ko lang this month. Kaya naghahanap ulit ako ng bago para mabilis. Hindi yung ano, yung mag-move o magpunta pa dyan. Hindi na uso yung mag-move na yun. Habang nagsasama kayo ng babae, nag-move on ka na. Ganon. Nagre-reserva lagi kayo. Hindi naman nagre-reserva, pero nag-move on ka na habang nagpa-plano ka na. Pero kung mahaba pa yung samahan nyo, di... Kung may kung hanggang pag 100 years old kayo, 180 years old, happy ka, happy, di ba? Ah, ganun po ba? Ikaw ba, ilan ba limit mo? Ilan taon ba kayo nagsama ng naging asawa mo? Tagal na po. Anak ko po. Yeah, I mean, ilang taon kayong simulang kinasal kayo at naghiwalay? 2 years. 2 years lang pala ang ano mo, ang expiry mo. Hindi ka pwedeng magtagal. Hindi, more than 12 years na akong hiwalay. Ah, 12 years. Okay. So, yung pagsasama niya, 2 years. Di ba? Tama? Yes. Yung paghiwalay, 12 years. O, tingnan mo, di mas maganda sana, hindi ko ganun lang nagpakasal para mas mahaba pala yung limitasyon ng paghiwalay niya. So, baka naman pwede mo pang pagtakin at balikan. Baka pwede mo pang balikan. Kung may right guy na talaga, yun na yun. Kung may hindi ka pa nga kasi handa kasi hindi mo pa nasagot yung gusto mong ginagawa sa'yo ng mahal mo. Babalik ka na tayo sa question na ganyan eh. Next question na lang, babalik ka mo naman yung question na yun. Ikaw, kung may custom ka pa. Ba't ayaw mo talaga ang pakasal?
Ano bang gusto mong pasko? Ha? Ayaw mo talagang pakasal? Pakasal? Bakit ako magpapakasal? Yung anak, kabiblik lang nga lang ng girlfriend ko eh. 7 years kami nagsama mahigit. Kasi may bago na naman ngayon. 2-timer pala. Wala nga akong baka. Kaya nga ako sumali dito dahil ano eh. Dahil pasok ako sa rules ni DJ. Walang sabit, di ba? Sabi niya. Yes. Ika-awayin oh, tayo dito. Pakapiling tayo dito. Mapapasara na naman dito. Parang sa ano, sa kabilang... Kabilang ano? Kabilang istasyon? Ano? Alam mo na, yung... Ganito, okay. PBB. Ganun. Masayahing tao to. Siyempre naman, dapat masaya lagi para ano din. Ready? Ay, ka ba? Good luck. Huwag ka na mapakasal. Hanap na hanap na lang. Kaya dapat talaga sa'yo walang forever. Ganun yun. Yun nga ang mga uso ngayon, walang forever. Pero ang maganda, kung makasama ka sa tao na ano, na magsusuporta sa'yo, nakikipagtulungan sa'yo, naunawahan ka, na lahat ng ano, success nyo, o goal nyo, ma-achieve nyo. Kung ma-achieve yung mga yun, masaya, di ba? Pero kung ano, magkikipag-asawa ka, tapos maghihiwalay din kayo, huwag ka muna magkisama. Hindi ka pa ready. So, di ba? So, ngayon 35 ka na. Ilang taon mo gustong mag-ibig? Pagmahal. Parang ang galing mo. Ha? Parang ang galing mo. Payuhan mo nga ako. Ma'am, huwag po ninyo pigilan yung busis ninyo, ma'am. Palakas-lakas na lang ang busis. O kaya sigapin niyo yung mic sa ibaba ng bibig. Yan. Huwag lang po ilapit. Hindi naman ako magpapayo. Pero ano, kung gusto mong mapayuhan, ano, i-message mo ako tapos ano, i-google natin yung mga ano, mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Ah, sige, Google mo kasi itong phone ko, mamurahin lang. Walang Google din ito eh. Nasaan ka ba ngayon pala? Sa Qatar po. Ano sa Qatar? Matagal ka naman yan? Bago lang. Pauwi na rin sa ano, end of this year. Kung makaka-uwi ka kasi maraming ban yata yung ano eh, mga... Baka sabihin mo naman no airport. Kasi sabi ng amo namin no airport daw, kaya hindi na makauwi-uwi. Kaya nga, mag-extend ka na lang muna dyan. Kasi mahirap ngayon ang ano sa Pilipinas yata, mahirap ang kalakaran. Maraming proseso sa mga pag-uwi, mga ganun. Kaya... Madali lang yan. Ilang araw lang naman yung quarantine. Saka kami sa pamilya. Gusto mo nang umuwi. Para nahanap mo na yung magmamahal ulit sa'yo. Ah, ganun. So, pwede na. Oo nga pala, no? Diyan pala, no? Yung ang pinag-uusapan natin, yung magmamahal sa'yo eh. Pero kung ano, teka lang. Pwede kitang hanapan dito, maraming ano dito, maraming yung tinatawag nilang itik dito, yung mga Bangladesh. Marami mga, din po dito. Marami din po dito. Marami din dyan? Marami din po dito. Middle East talaga ang ano ng mga itik. Mga itik? Familiar pala yung ano na itik na yan, ah. Oh, Middle East, maraming mga itik. Kunti lang po lang dyan sa atin. Naman, ilan nang naging boyfriend mo na itik dyan? Hindi ko na mabilang eh. Ay, sira ka na pala ng itik. parang yung ano na lang tuto ka sa'yo, yung pato, tuto ka na lang din, no? Itik talaga. Itik talaga. Wala yung itik, ah. Wala yung itik, ah. Dami naman din sa Pilipinas. Pinoy pa rin. Pero nakapagkaibigan ka na sa itik dyan, nakipag-relasyon ka. Before, I was in Saudi. Maraming itik din doon. Anong amoy? Masangsang siguro, no? Amoy sibuyas, no? Hindi lang sibuyas. Ano? Malay ko ba dyan? Hindi lang ako magkatabi doon. Masangsang siguro. Sa
Pero ano yun eh, amoy sibuyas. Nagtagal naman kayo, nagtagal naman kayo. Ala na, kala mo naman kung kapag-jowa ng isa. Chat lang daw eh. Ah, chat lang? Hindi kayo nagsama o something? Hindi kayo nag-something loving-loving? Na hindi respecto? Parang Pinas ng parang ano mo no? Ano hindi siya open country po ha? Ah, hindi. Hindi siya open dyan. Dito kasi open kung kahit saan mo gustong ano, dumakdak, pwedeng dumakdak eh. Ah, oo ha? Kahit sa gusto ng daan, pwede dyan, sabi. Ganon. Hindi naman sa, hindi naman sa gusto ng daan. Sa ano naman, marami namang ano dito, mga... Ah, sa gilid-gilid. Mga five-star hotel para ano, di ba? Para ano, wow, para sulit yung... Wow, kabisado ang five-star hotel. Sulit yung mga moment na magaganda, pero ay, pwedeng magpamasahin, pwedeng mag-pool, pwedeng mag... Ano, kahit anong gusto mo. Hindi lang yung basta dyan lang sa motel, tapos pak-pak-pak, ganun, boom! Uwi! Ang galing mo, daming alam, buti ka pa. Maganda yung mga, ano, kung gusto mo, ano, pag uwi mo, masyal ka dito, maraming mga trabaho din dito. Ah, ganun. May nahanap na akong trabaho dyan, kaya uwi ako eh. Dito sa Malaysia? Dyan po sa ano? Sa Manila. Hindi na, wala ako sa Manila eh. Dito ako sa Malaysia eh. Oo nga po. Sa Malaysia ka pala. Sa Manila nga ho, sa Manila. Manila. Anong trabaho mo dun? Anong trabaho mo sa Manila? Basta maga, meron na dyan na ano, sa Manila. Mas maganda ba dun sa... Update na kita kung anong trabaho yung dun sa Manila. Para malalaman ko rin yung 5-star hotel. Mga bagay. Grabe ka naman. Ginawa mo na kasing ano yung Manila. Buti ka pa kabisado. Buti ka pa kasi kabisado mo yung mga 5-star hotel. Ano ba yan dyan, kinakainan? Meron din mga kainan. Meron din mga kainan sa, ano, sa bunganga. Meron din kainan sa baba, mga gano'n. Bakit lang ka ba kumakain si baba sa bunganga? Hindi, meron din sa baba kinakain kaya, tignan mo. Hindi mo ba alam yan? Ewan. I-search ko nga sa Google din. Hindi mo ba yan nasubukan ng, ano, ng naging, ano ba dati? Ewan ko ah. Ewan ko ah. Ewan mo eh. Alam mo, siyempre alam mo yun. Kasi naging, ikaw ang naging kasama. Alam na, tanayin ko si DJ. Hindi ko rin alam yan. Hindi ko alam yung 5-star hotel. So, hindi ko magulong sa mga, ano, sa mga pag sa way ng, ano, ng paglabing-labingan sa hanggang makarating sa dulo, hanggang forever, sinasabi nila. Ah, hindi ho. Hindi kaya yata nag-aral, hindi kaya yata nag-aral sa, ano eh, sa, ano tawag doon, sa, ng family planning, mga ganun. Ah, wala. Hindi ba kaya, kaya nga, isa lang. Hindi ba, walang planning planning. Walang planning planning. Hindi ko alam yung planning planning na yan. Kaya nga, hindi mo. Dapat kasi ate, merong ano, step by step yan. Parang ano din yan. Kaya pala na. Parang sa pag-ibig din yan. Kaya hindi pa ako nag-family planning. Naririnig ko lang sa mga ate. Naririnig ko lang sa mga nag-family planning kung ano yung mga pinaplanning nila dun eh. Eh, yun din lang naman pala eh. Dapat... Kaya nakikita ko sa mga maraming mga ano eh, mga hindi masyadong nagkakaintindihan. So, ate, kung gusto mo ng ano, ng pagmamahal ulit, so ganito ang gawin natin. Mahalin mo ako. Tignan natin kung kaya mo. Di ba? Siyempre hindi mo kaya kasi hindi mo naman ako maano eh, mamamahal kasi hindi tayo magkasama eh. Kaya dapat kasama mo yung mahal saan mo. Saan ka nga sa Malaysia? Saan ka nga sa Malaysia? Wala ka sa Manila? Nandito ako sa Malaysia. Wala ako sa Manila? Akala ko kasi sa... Akala mo na sa Manila. Manila. Hindi ka kasi nagtutanong eh, kaya hindi wala kang nalalaman sa... Nahiya po kasi ako magtanong. Ikaw kasi kahit hindi ka na tinatanong, sagot ka ng sagot. Pero okay nga yun. Oo, parang hindi ka na mahirapan, di ba? Ano po trabaho ni Dan?
At tinanong mo naman, ulit-ulit ka eh. Sabi ko nga wala akong trabaho muna ngayon kasi nga naangaling ako sa business bro. Hindi mo ba alam yun? Sa Malaysia ka man kaya? Oo nga. Dito sa Malaysia. Anong trabaho mo nga dyan? Welder? Carpenter? Ano ang kulit mo dyan eh, no? Mukha ba akong welder? Sabi na nga wala nga akong trabaho muna ngayon. Naghahanap muna ako ng ano, ng ibang pagkakitaan. Saka wag muna natin pag-uusapan yung ano, yung trabaho. Ang pag-uusapan natin ngayon kung tatanong kita kung gusto mo ba ako o hindi. Gusto mo ba yung kagaya ko o hindi. Ang bata niyo pa? Hindi ko tinatanong kung matanda na ako o bata pa ako. Ang tinatanong ko kung kaya mo ba akong mahalin kung sakasakali. Sige nga, sabihin mo ba yung totoong nararamdaman mo? Ang bata niyo po. Gusto kaya mo ng bata? Gusto ko yung mas ahead sa akin. Mali pala tong si Madam ng Minatsan sa atin eh. Ako din gusto ko yung gusto ko yung mas bata din eh. Ikaw gusto mo yung mas matanda? Yung mas bata sa akin, parang mas sariw. Yung mga nasa... Dito ako, mga nasa 27, 28, pataas mo. Pwede rin 18. Yung mga 20, yung mga sipunin pa. Pwede rin 18 kung talagang mahalin mo. Kaya saan ka kung mamahal ba yung bata o matanda? Mga 50 ganun ba gusto mo o 40? Mga 40 pwede na yan. Mga 40 pa expire na yun. Mga ilang taon na lang yun mag-expire na yun. Mga... expiration ba pala yan? Yung mga mga feelings na feelings na moment ng alam mo na. Pero wala naman yung ganun. Expiration pala yun. So anong gusto mong ate magiging ugali ng lalaki na 49 kung yung mamahalin mo? 49? Yung 40 na mamahalin mo nga, yung edad. Anong tipong lalaki na gusto mo? Okay lang yung 35 patahas, yun na yun. Kahit mga 50 pwede na yan. Basta makontento sa isa, yun na yun. Tingnan mo ito, hindi ka makontent. Below 35 kayo, hindi ka makontent. Siyempre, gusto ko yung mga 18 pataas, mga ganun, para iwas tayo sa Masaya daw niya. Sa underage. Pag nasa underage na, mayroon ng child abuse yun eh. Pag 17 mo, pwede kang... dapat 18 pataas para hanggang 34 lang. 35 ka na, di ba? Dapat 18 to 34, gano'n. Oo, pwede yan. Kasi gusto mo 40 to 50, di ba? 60, mga gano'n. Baka pati 80, gusto mo pa rin eh. Wag na. Salamat na lang. Ayaw mo ng 80. Yun lang. Hindi na tayo makakain yan. Bakit? Maka... 80? Makakain ka pa rin. Huwag mo sabihin hindi. Pwede pa rin yun. Makakain pa rin yun. Basta upuan mo. Sigurado kung pag nagutom yun. Hindi. Pwede pa kainin. Ikaw kaya? Ikaw wala ka namang pili kasi. Diba? Diba ikaw wala ka nang pili? Nakakainin? Walang pili. Kahit anong kinakain mo? Kasi sabi mo pwede nang kainin. Ano yung pwedeng kainin ng sa 80? 60? Basta kakaya ng sikmura ko, kakainin ko. Siyempre. Hindi mo pre. Pero masarap kapag hugasan mo ng Colgate. Ganun ba yun? Malamig-lamig. Lamig-lamig yan. Ang kasama mo ng Colgate o pute. Ang balawan ng...
Baka gusto mo pa ng mga antibacterial na siguro. Pagyan ka. Tumrok ba? Dere. Alam ko alam mo din. Spray mo ka. Tignan na. Alcohol. Hindi na madala ng alcohol yan. Yung sa'yo? Hindi na madala? Ano kala mo sa akin? 80? 80? Ano kala mo sa akin? 80? Hindi naman. Grabe. Ano pang pinag-usapan natin? Ang tinatanong kita kanina kung kaya mo ba akong mahalin o ano o hindi. Sa tingin mo? Hindi, sa tingin mo. Seryoso, seryoso. Dahil mo? Dahil ano? Anong pinaglihi sa'yo? Pili? Hindi. Ano, yung bitugo. Alam mo yung bitugo? Hindi. Yung ganun ng ganun, yung ganun ng ganun. Pero may kabubuluhan. May mga laman, ganun. May mga laman na sa'yo. Tinatanong kita ngayon ng harap-harapan kasi di ba sumali ka dito pero ano pala di ba? Saglit nga. Gusto mo pala working. Kailan ka uwi? Uwi? Huwag mo nang uwi-uwi ngayon kasi ano eh. Gusto mo pa nga ba? Wala ka rin planong umuwi. Dati wala kang planong magpakasal, wala ka rin planong umuwi. Diyan ka na lang. Mas maganda kasi ang ano dito, ang lifestyle dito. So open pala yun dyan, marami ding itik? Maraming itik dito sa ano, Malaysia, pero hindi naman ako natitira ng itik, no? Patong tinitira ko, mga manok, ganun. Yun, mga magaganda yun kasi malalaki yun, mga patong. Mga chicks, mga ducks. Ganun po ba? Anet? Wala kang parang umuwi talaga. Wala pa nga kasi pinapakalma ko muna tong ano to pandemic na nangyayari sa ano ngayon buong mundo. Next year wala na daw yan. Cool muna, cool. Wala kasi pera doon. Sa? Wala ng pera doon sa Manila. Oo, mahirap kumita ng ano doon sa Manila ngayon. Malaki ang ano. Maraming mo sa Manila, malaki ang mga gastusin sa bilihin, sa mga bills. Tapos ang sweldo mo, parang ano din, kakasya dun sa ano, kulang pa mga ganun. Kung wala ka nang pang ano, extra something, everything, kung gusto mong gumawa ng mga, maliit lang yung sweldo. Kasi malaki yung expenses. Pwede ka mag-ipon, mag-ano ng bakasyon. Mag-ipon ka, tapos magasto nga doon, mabilis lang magasto ang pera doon kung wala kang ano, investment. Hindi mo ba naminis ang ano? Kahit mahal ba sa ano? Hindi mo naminis pamilya mo? Kung ano, kung yung mga pamilya ko, pag naminis sila, kasama ko naman sila dito eh. Agad mo? Kaya plug lang plano umuwi? Nandito lang sila. Pero kapag na-miss ko yung mga anak ko, yung mga nanay ng anak ko, minsan, papuntahin ko lang sila dito. Tapos, masyap kami, gano'n. Wow. Saan na lang pumunta dito? Gano'n. Na ito yung umuwi dun sa Pilipinas, sila na lang, bigyan mo na lang ng pamasahe, pumuntahin mo na lang dito. Kung wala. Di ba? Kaya nga. Maggagasto ka pa dun, pumunta ka dun sa ito. Mahal ang mga bilihin dun. Magkano ang isang kahon ng Red Horse, mga emperador, isang gabi pa lang doon, wala na. Buti ka pa, nakukumute mo talaga yung ano ng Red Horse talaga, no? Una talaga sa listahan yan, no? Balang araw yung mukha mo, magiging takit ng kanta. Marami akong kaibigan doon. Parang kanta na yan. Oo. Oo, balang araw mukha mo parang kanta na yan. Ano? Grabe ka naman. Nauuna talaga yung mga Red Horse, mga jean. Balang araw yung mukha mo maging tansa na yan. Takip na mga... Hindi naman. Kasi natural lang yung mga ano. Marami kasi akong mga kaibigan na mga naiwan doon, mga pinsan, mga ganun. Siyempre, kapag ano, kapag gusto nyo mag
ano, minsan mag-chill dun sa tabi ng mga dagat, ilog o something, bahay. Siyempre, kailangan mo silang painumin. Sige, pero isang beses lang yun ay pwede naman yun, magagastos ka doon. Kuya, uwi na lang, uwi na lang kayo. Ako na lang bibili ng mga Red Horse mo. Ako na lang sasagot. Bakit? Wala na, marami naman ako, eh, mayroon naman akong pagbili, ah. Bakit kailangan ko pang ano, pagastusin ka? Eh, kasi kunta ka ng kwenta, ang mahal na doon ako maruwi. Di ako na lang bibili, sige na. Hindi kita pinabibili ng ano, sinasabi ko lang sa'yo yung mga lifestyle na madadatnan, gano'n. Kaya nga ho, uwi ka na magbakasyon. Parang alam nga plano mo bakasyon. Bakit ako pinapauwi? Ayaw ko pang umuwi. Kung umuwi kaya? Uwi nga ako next year. Hindi, umuwi ka na. Good luck, bye-bye. Okay. Good luck sa'yo. Sana mahanap mo na yung ano, mahanap mo na yung true love mo na sinasabi mo para naman matuto na kayo sa ano, sa mga kabuhayan ngayon. Walang forever ngayon, tandaan mo yan. Tagal ko na yung alam yung walang forever. Ano nga hanapin mo pa ngayon? Malay mo ba kung may destiny pa daw? Dapat yung sa mga hanggang sa short term pala, short term relationship lang, mga 10 years, 15 years, mga ganong ano, 7 years. Ay, bakit kayo? Walang forever kayo nga. Nang, kaya nga. Ano? Diba sa'yo walang forever talaga? Hindi, yung ano, balik yung naging girlfriend ko, 7 years kami mahigit eh. May plano na sana akong ano, kasi nag-build kami ng business. Tapos may plano na sana akong magpakasal na para kung ano. Pero meron kaming mga bagay na hindi nagkakaintindihan, kaya mas nagpinili kong magiging, bigay na lang sa lahat sa kanya yung mga napundar, mga ano, para meron siyang tuloy. At ako, split na lang ako, tapos maghanap ako ng ibang way. So yung mga anak mo nasa sayo o doon sa lahat sa mga nanay? Nasa nanay para silang mag-alaga kasi ang nanay nag-alaga sa ano isa. Bigyan mo na lang sila ng ano ng bigyan mo na lang sila ng pangbili ng pangmeryenda, pangkain. Sila na talaga. So naghahanap ka na naman ng bago ngayon, da. Ang last mo mga 7 months lang. Baka ngayon yung 7 months ng bago mga ano na lang. 2 weeks lang yung last ko. Mga 2 weeks lang. Wala na. 7 years na? Mahigit. 7 years kami mahigit. Baka ang bago mo ngayon, baka 1 week. Mga 1 week na siguro sa'yo pag ano ngayon, pag magkaroon ka ng bago. Allah. Hindi naman yan ang iniisip ko muna. Ang iniisip ko muna ngayon yung ano, yung ano? Yung everyday income. Everyday income para kapag may income ka, mayroon kang pwede ka nang magka-jowa. Mayroon kang pambili ng ano, pambili ng panty. Ah. Feedback, mga ganon. Sige, trabaho ka na lang po muna. Mga 90s, ganon. Trabaho na lang po muna. Income ba? Income muna. Ayan, nangyayon na. Ikaw, baka marami ka ng ano dyan, ha? Marami ka ng ipon dyan na, ano, ha? Na itik. Ay, itik. Speaking of ipon, talagang maraming ipon. Dami. Ang naipon mo? Alam naman yung una talaga resibo yun. Yun ang mga sagot ng FW talaga. Resibo talaga. Taktay tayo dyan. Ang resibo. Dapat pera. Mga ano. Hindi gano'n ang ipunin mo. Resibo. Sa ilalim nun. Resibo sa ilalim. Siyempre may pera daw kunti sa ibabaw eh. Ano ka ba? Hindi pa nga tapos. Relax. Tama ka dyan. Very good yung ginawa mo. Dapat magtiraan ng mas marami para sa sarili mo kasi ang importante sa'yo, sarili mo. Dahil yung mga ibang tao, mga kapamilya mo, mga anak mo yan, meron din silang sarili kapag lumaki na sila, marunong na din silang maghanap para sa sarili na. Basta bigyan mo na lang sila ng mga blessings mo ngayon, di ba? Ah, okay po, sir. Tama yun. Sige, 3 minutes left. Oo nga po, no. Dalawa, ano DJ, ilang minuto pa ba yung nalalabi? Ah. 3 minutes. Ah, 3 minutes. So, ate, sabihin mo na lahat sa akin na gusto mong sabihin ngayon. Sakit na ito, wag ko talaga, ate. Sakit talaga. Jelly.
Jelay po. Jelay, jelay. Mas maganda rin jelly para ano may ano may ano ba? May konting arte-arte. Arte-arte ko jelly. So, jelay, anong gusto mo pang sabihin? Ano pang gusto mong i-share? Wala na ata, nasabi mo na ata lahat eh. Dala na dun. So, wala ka nang sabihin? Pag umuwi ka, i-chat mo na ako pag umuwi ka ha. Pasal tayo dun sana sa MOA. Taga saan ka ba? Ang ganda? Ang province ko talaga is Mindanao. Yes, Ilongga. Nakastay ako sa ano, Cavite. Meron ako ang ano dyan. Meron ka bang... ano, ganun. Meron ka bang bote doon? May bote ka ba doon? May bote bakal ako doon. Nambubote bakal ako doon sa Cavite. Bote ba? Meron ka bang space doon? May space mo doon? So, dalawang kwarto naman yun. Pwede mo pwede sa'yo yung isa doon. Ipatapos ko pa para sa'yo, ha? Wag na nang ipatapos. Imbaka mo na lang ng mga ano yun, mga damit mo, mga gamit mo, mga gano'n. Hindi, may budega naman doon. Pwede mo lang para ano? Pwede rin, basta ano. Space naman din. Kahit saan, basta ano, wealthy, warm welcome. Doon ka lang mag-ano sa akin, wag ka na magpunta doon sa 5-star hotel, ha? Doon na lang, pwede doon. Magrenta ka doon. Mura lang. Ano mga ano ba doon? I mean sa 5-star hotel, hindi mo pala na-gets yung sinabi ko doon sa tungkol sa 5-star hotel na yan, kung paano yung ginagamit. Mag-relax sa buong katawan. Ay, hindi po. Narinig ko lang yung 5-star hotel, hindi ko alam yun dyan, pasensya po. Hindi kasi ako taga Manila. Taga Cavite ako. Taga-habiti ka pala. So, sino mo kasama mo doon sa bahay? Yung bahay mo doon? Hindi pa tapos. Pinapaayos pa. So, wala pang nakatira? Sa awa ng Diyos. Ipat, ano, next year. Matapos na yan. Ikaw pa lang ang titira? Oh, parentahan yung kalahati. Okay pala yun. Okay pala yun, ano, daanan kapag ano, kapag mauwi ng Pilipinas, oh, di ba? Daan ka dun. Meron ba? Masikip ba yung daanan dun o ano? Maluwag? Hindi, maluwag yun para sa'yo. Ilalaan ko yun para sa'yo. Oo, oh, di ba? Love ka ni Ate Jelay. Uy! Sige, Ate. Saan ko yan kapag, no, kapag mauwi ako sa ano? Si ano kita eh. Insya Allah. Ito Ate Jelay, uwi ako ng ano araw na to, ano, i-ready mo na yung mga ano natin diyan, mga pulutan natin diyan, ganun na. Wow. Laging ready yun. Laging ready. Marunong ka bang magluto? Marunong ka bang magluto? Hindi, nilagang itlog lang. Pritong itlog yun ang alam ko. Paborito ko pa naman yung nilagang itlog ako na pag tuwing umaga. Uyar, parawin kita. Bilhan kita ng itlog. Puno natin yung rep ng itlog. Nilagang itlog kinakain ko sa isang araw eh. Ganun. Ha? Ilan? Hindi ma. Mga ganun. Merienda ko yan eh. Pag nagugutom ako, kain ako ng isa. May bulsa-bulsa ako ng itlog kahit lumabas ako eh. Pag nagutom ako, kain ako ng isa. Kasi mabigat ang ano eh. Ang ano ng itlog, diba? Ang gusto ko na matagal. Kaya pala lagi mo nabanggit kanina yung itik. Oo, nga itik. Kapag lumalabas ako, may dala-dala akong ano, apat na itlog, tatlong itlog, ganun. Dalawa yung itlog ko na ano, yung itlog ko talaga na tunay. Tapos yung nilagang kaya itlog. Kaya pala takot magutom. Takot na magutom, may dala kang itlog lagi. Oo. Ganda yan. Parang boy scout, laging handa. Oo, tama. Pag ikaw nagutom, papakainin kita ng itlog, oh, matagal na yan. Ay, hindi ko paborito ng itlog. Sige, na, itlog? Papatuloy nyo lang pag-uusap tungkol sa itlog. Thank you, ha, salamat. Oh, sige, sir. Thank you. Salamat girl. Good day. Okay, bye-bye. Sana marami pang masayang taon. Yes. Sige ba, ate, God bless. Maraming naasar kay Boy. Inaasar lang kayo niyan. Huwag kayong masyadong pikon diyan, masisira araw niyo. Hahaha.
good vibes lang, open minded lang ano po ha. 27 minutes.